Magandang araw mga ka-global at tuloy-tuloy tayo sa pagbabahagi ng mga kwento ng tagumpay ng ating mga kababayan dito sa gitnang silangan. Sa pagkakataong ito, kasakasama natin at ating palakpakan si Ginoong Danny Reyes. Magandang araw po, Sir Danny. Okay. Kamusta kayo? Okay naman. Oo. So sir, maraming salamat sa pagtanggap niyo dito sa inyong tahanan sa amin, sa production team. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa inyong mga kaganapan, ginagawa niyo dito sa Gitnang Silangan, kwentuhan niyo muna kami ng buhay niyo sa Pilipinas bago niyo naisip na mag-migrate, magtrabaho, at manirahan dito sa Dubai. Nag-aral ako sa Mapua. After several years, hindi naman ako nakagraduate ng course ng civil engineering. So yung natutunan ko sa tatay ko na maging isang relojero, yun ang naging trabaho ko. Relojero? Gumagawa ng? Gumagawa ng relo. At talaga? May jewelry store yung tatay ko noon. Uh-huh. Nung bata pa ako, makalikot. Dati, meron kami noon nakatabing talyer. Uh-huh. Katukatulong din ako, grade 4 yata ako noon. May motor shop siya. Lagi ako nandun sa kanila. And then, nung mag-grade 5 kami, napalipat kami sa bayan ng Lipa, sa tapat ng Rainbow Theater. Uh-huh. So, nagkaroon tatay ko nung watch store. And then, nandun siya lagi. So, kasama niya ako. Hanggang sa matuto na ako. Pero nag-aaral ka sa Mapua Institute of Technology, which mm-hmm. is one of the biggest universities in the Philippines. And taking up engineering, bakit hindi mo pinagpatuloy ang pag-aaral na yun? Nagkaroon kasi kami nung financial problem noon dahil yung tatay ko, siya yung may negosyo, siya yung nag-aasikaso ng lahat mm-hmm. para sa amin. Eh, biglang-bigla nawala sa amin. Okay. Nahirapan naman yung mother ko. Kaya nangyari, apat kami magkakapatid. Ako yung panganay, ako na lang ang huminto para sila magpatuloy. Pero ano mga trabaho ang pinasok mo sa Pilipinas? Noon, dahil yun ang alam ko, nagtrabaho ko sa Rolex. Nagtrabaho ko ng 1 year. Sa Rolex? Rolex Center. Malaking brand ng relo. Sikat sa buong mundo. Diba? Sponsored ng Dubai Desert Classic. Uh-huh. Ang Rolex. Nandun nga ako nung Sunday. Nanood ako kasama ko yung isang kaibigan. Tapos, napapunta ako ng Japan. Uh-huh. And then, after ng Japan, after 3 months, ang ginawa ko, nag-buy and sell ng uh-huh. Rolex. So, hindi first time na magpagbibiyahe mo itong Dubai? Marami na ako na... Prior... Mm-hmm. Sa Dubai, marami ka ng bansang napuntahan mm-hmm. at nagtrabaho ka doon. Hindi ako nagtrabaho. Nag-tour ka? Nagpunta ako sa US in 1989. Oh. Pero bago yon sa US, punta ko Hong Kong. Tour ba yan? Tour lang. Nag-stay ako ata sa US noon. Several days lang. Na mahilig ka mag-tour? Hindi naman mahilig, kundi noong time na yon, bukod sa pasyal, namili daw na ako ng Rolex noon sa US. Tapos, balik ulit. Benta sa Japan, balik ng Pilipinas. Kaya sa Japan, naka 26 times ako. Talaga? Mm-hmm. Anong year to? 1985. Hindi mo naisipan, nung labas-masok ka sa Japan, hindi mo naisipan to consider Japan as your, parang, doon ka magtrabaho? Hindi ko naisipan dahil ayos na yung kita ko eh. Kasi, paano ka nakabiyahe sa Dubai? After nung Japan, nagkaroon ng recession sa Japan noon. Okay. So, ang ginawa na lang namin, nagtayo ng jewelry store. Yung pamilya niyo? Yung kaming mag-asawa. Okay. And then, hindi naman masyadong naging maganda. Kaya yung misis ko, na una napunta dito. Ayun. Siya yung naging sponsor sa'yo, pumunta dito. Yes. Yung trabaho ko naman noon, nasa lubrication na. Ano sinabi ng misis mo nung pumunta ka dito? Anong maaari mong pasukan na trabaho? Nag-try ako mag-apply. Oo. Kaya lang yung salary, medyo maliit. Ang sabi ko na lang sa kanya, kung na lang magtrabaho, subukan ko yung mag-negosyo. Oo. So, yun nga, ang ginawa ko, naghanap ako nung ka-partner. Negosyo? Oo, hindi ako nag-work dito. Sa Dubai? Hindi ako nag-work. Oo nga, natali ka sa negosyo. So, naghanap ako ng ka-partner na lokal.
nakuha naman ako. Kaya lang, hindi rin naging maganda. Kaya ang nangyari, nag-solo na lang ako. Ayun. Na pag-aralan mo na mas magiging maayos kung solo ka na lang, wala ka na. Pero di ba kailangan ng ano, ng sponsor din na lokal bago ka mag-put up ng negosyo dito sa Gitang Silangan? Kung mag-put ng negosyo, pwede naman sa pre-zone. Hmm. Pero hindi, pero wala pa naman akong pera noon. Oo. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng mga kakilala na may kumpanya, doon ako nakikabit. Kano matagal na yung panahon na yan? When was the year that you traveled to Dubai? 2007, December. So ilan taon na kayo dito sa Dubai? 14 years na. Grabe, no? Isa sa mga pinakamatagal na ano, nakababayan natin OFW sa Dubai. 14 years is napakahabang panahon. Kung tutuusin, if you will compute the ano, salary mo, ang dami mo nang naipon, ang dami mo nang na-acquire. Ano sa palagay nyo ang pinaka nagustuhan yung pangyayari na tumatagal ng isang OFW dito sa Dubai? Yung ginagawa ko, dahil yung katulad ngayon, yung kumpanya nasa Abu Dhabi, ito nandito. So, ang ginagamit ko lang, internet at saka mobile phone. Okay. And then, dahil medyo naka-establish na ng kaunti, yung mga naging client ko is like Dubai Aluminium. Isa sa pinakamalaking company, DP World. Outside Dubai, sa UAE, PDO, pinakamalaking company sa Oman. At yun din ang pinakamalaking company na bumibili sa amin. Nakakatuwang malaman na ang mga kababayan natin dito sa Gitnang Silangan, no, sa abroad, ay hindi natatali sa pagiging empleyado. May isa tayong kabayan ngayon, nasa tabi ko, na ang punteriya ng kanyang pag-abroad ay para sa negosyo. Sa inyong palagay, ano ang mga tips na pwede niyong ibahagi dun sa mga kababayan natin na nag-iisip din mag-negosyo ng tulad nyo? Pinakamadali dito mag-negosyo. Marami akong kaibigan na may nagkatrabaho dito, tapos may sarili-sarili kanya-kanyang negosyo. Katulad kahapon, sabi ko nga sa kaibigan ko, ma-interview ako sa ano, ng Filipino Global Magazine. Nagpunta ako sa kanilang barbershop. Sila yung may-ari sa JLT, Brusco Barbers, ang pangalan. So, sila yung may-ari noon. Nagtatrabaho sila, yung grupo nila. And then, yun. Ano yung pinagkakaabalahan yung negosyo sa ngayon? Sa dami ng mga na-try yung negosyo dito sa Dubai. So, sa ngayon, ano yung klase ng negosyo na pinasukan nyo? Simula pa, ang ginawa ko lang ay yung maging distributor ng automatic lubricator. Mm-hmm. Ginagamit siya sa mga planta, sa mga manufacturing plant. Pati lately sa hotel, kasi sa hotel, maraming equipment din doon na kailangan yung automatic lubrication. Mm-hmm. Ang pagkakaiba ng manual at saka automatic, siyempre, pag kinabitan mo ng automatic, gagaan yung trabaho. At saka, yung sira ang mababawasan or hindi na masira. Sa mga teknisya, sa mga nasa maintenance, mapapadali nila yung trabaho nila. So, 14 years kang nasa abroad at nag-put up ka ng iba't ibang klaseng negosyo. Sa kabila ng mga ganitong ginagawa nyo, ano yung advocacy na naisip nyo na ginawa nyo from the start para makatulong sa kapakanan ng mga kababayan natin? Dapat huwag agad magtayo ng company kung kailangan, kung makisosyo muna sila. Uh-uh. And then, pag stable na, saka sila magtayo ng sarili. Uh-huh. Para wala ba yung risk? Uh-huh. Wala yung malaking gastos kagad. Uh-huh. And then, pag nandyan na, kumikita na, saka sila magano. Magtayo ng sarili. Uh-uh. Kasi pag nakikisosyo nga naman, may percentage na ibibigay pa sa kasosyo. Uh-uh. So, para mawala, magtayo ka ng sarili. Uh-huh. Nga lang, may gastos na. Pero, ang kagandahan nun, tumatakbo na. Kaysa magtayo ka agad, nandun ka agad yung malaking gastos. Tapos, hindi mo pa sigurado kung kikita ka agad yun. Totoo. Mm-hmm. Sa kabila ng mga ginagawa niyong negosyo, paano niyo naman inaaliw ang sarili niyo? Ano yung mga activities na pinagkakabalahan niyo? Nabalitaan ko, isa kayong chess master. So, paano niyo ginagawa itong mga events na to on the side?
dahil sarili ko nga yung oras ko, basta may competition, kahit hindi ako manalo. Pero paminsan-minsan naman, nagkaka-trophy din. Masaya kasi yung ano, maglaro. Kasi yun lang libangan. Dapat talaga may libangan tayo dito. Hindi naman puro trabaho lang. And then, doon sa mga sinakakalaro, meron din ako ang kliyente. So maraming salamat po kay Sir Danny Reyes sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na maibahagi ang kanyang buhay simula sa Pilipinas at ang 14 years niyang in-invest dito sa abroad. Marahil dun sa mga nakakapanood ngayon, magkakameron tayo ng eye-opener na hindi lang tayo mga kababayan na maging empleyado sa ibang bansa, pwede rin tayong mamuhunan at magtayo ng negosyo. Sa mga Pilipino na nasa maintenance, yung produkto namin, yung Memolube Automatic Lubricator, gawa siya ng Belgium. 60 countries worldwide. Kami ang distributor dito sa UAE, halos lahat ng Middle East countries. Mapapadali yung trabaho nyo, makakatipid pa. Sa mga chess players, hello. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanayam, nakasama natin, at na-inspire sa kwento ng ating mga OFW. Bye everyone, God bless and stay safe.